Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So may nag-forward sa akin ng video na to. Yung nag-forward ng video na to. Itong video na to ay kay Jay Costura. Diba? Ito, finorward lang sa akin to, ha. Sisihin nyo yung nag-forward. Ayoko na talagang i-content to. Pinipilit lang nila ako na mag-content. So, ang video na to, ang title ng video ay Unan Uncut. No? Unan Uncut. What do you mean, Unan Uncut? So, i-play natin to. Actually, medyo papahaging-hagingan na natin yung mga card reading. Ang gusto kong mapanood yung ano eh, yung pagtawid ni si Sir Jay Costura mismo yung ano eh, yung tumawid. Diba? So, unique to. Itong experience na to, bibihira mangyari to. So, i-play na natin mga kababayan ko. Hello sa mga Nostronautics worldwide. Ayan, so first time kong gagawin to. Ako po mismo ang pumunta dito sa isang pamilya para matulungan sila at alamin namin ang totoong pagkamatay ng kanilang anak. Darling, pwede ka mag-drawing? Pwede mo ipakita sa akin kung anong ginawa sa'yo? Drawing ka nga, beta, tapos pakita mo kay tita. Wait. Kung anong ginawa sa'yo, paano ka tinakot? Wait, bakit ano? Bakit kailangan ipadrawing mo? Bata ba yung pinapadrawing niya? Ba't kailangan ano? Ipadrawing mo doon sa bata? Hindi ba pwedeng ikaw ang magsabi? Sir Jomark, bakit kailangan ipadrawing niyo to? Hindi ko gets. Ba't kailangan ipadrawing... Di ba, man? Hindi mo na lang ipakwento doon sa bata. Ba't kailangan ipadrawing mo? Nung inawakan ko yung bata, pinaramdam sa akin... May cut ka, may cut. May cut eh, oh, no? Nung inawakan ko yung bata, pinaramdam sa akin na may pinapakita sa kanyang knife. So, habang nakatayo siya, may pinapakita... Or base sa drawing na nakita mo? ...sa kanyang knife. And tinitingnan ko yung CR banda kung pinipilit ba siyang pumasok doon or kaya takutin. Titingnan natin kung anong ipapakita sa akin ng bata. Oh, eh bakit? Nakikita mo na siguro nagdo-drawing ng knife yun. Siguro lang ha. Hindi ko sinasabing nakikita niya na. Pero siguro kasi may cut eh. Ibig sabihin, matagal nang nagdo-drawing yung bata. Diba? Tsaka ito pa ha. Ano ba yung target dito? Hindi, pagpatuloy muna natin, no? Kung magmamatch ba yung naramdaman ko kanina. Darling, sino to, darling? Sino to? Ikaw yan? Ano yun? Ba't tinatanong mo, Min? Ano ba? Huwag mong tanongin. Di ba kung ganyan ito, ha? Ito, Jumart. Itong situation na to. Bakit kailangan, ano, tanongin niya? I-verify niya ba? Eh, alam na nga nung bata eh. Alam na ng mga, malamang kinuwento na rin ng bata sa magulang. Ano pang use? Bakit huhulaan niya na may hawak na kutsilyo or ano? Eh, para sa alam na yung information na yon. Hindi ito yung ano namin. Gusto. Ang hawak mo. Hawak ka kutsilyo? Bakit hawak ka kutsilyo? Bakit hawak ikaw kutsilyo, anak? Tinatanong... Sino nagpakita sa iyong hawak ang kutsilyo? Hindi mo maalala. Pero pinakita ang kamay hawak na kutsilyo. Bakit tinatanong mo? Di ba nag-i-interview si Jay Costura dito, men? Ano ba, men? Ano ba yan? Di ba hindi naman panghuhula to eh. Hindi naman to... Ano eh? Anong psychic about that? Di ba? Una mo na pinadrawing niya yung bata. Habang nagdo-drawing yung bata, sinabi niya, may nakikita ako, hawak ako kutsilyo. Dapat, ang ginawa niya, magsabi siya
ng prediction niya bago niya pa-drawingin ang bata. 'Di ba? Hindi yung habang nagdo-drawing yung bata, sinasabi mo yung prediction mo, men, ano ba? Tsaka isa pa. Let's say ano, sige, andun na naman tayo, nahulaan niya na may hawak na. So, 'di ba, men? Tingin pa ano pang pinakita sa iyo? Wala na, nagkwento na yung bata eh. Ay, yung kinakatakutan mo, darling, pakita mo sa akin. Gawin mo. Ha? Sir Jay, hindi ka naman professional psychologist eh. Baka mag-cause pa ng trauma sa bata yung ginagawa mo, men eh. Di ba, you see? Ano ba yan, men? So, eto nga. Babaeng itsura, nakatakip yung buhok sa harap. Ibig sabihin nito, ate, malinaw sa akin na tinakot yung bata, na siguro may hawak siyang kutsilyo, tapos tinatakot na kunwari umubo. Siguro? Siguro? Diyan nyo. So, may hawak siyang kutsilyo. Wala eh, ininterpret mo lang yung ano, yung drawing ng bata eh. Ano ba? Jumark, anong psychic doon? Ininstruct niya yung bata. I-drawing kung ano yung nakita, tapos yung drawing, ini-interpret niya lang. Ba? Yung gumawa, para matakot ang bata, ginanon niya yung buhok niya. Ginanon. Tapos, it's very clear naman nung hinawakan ko yung bata. Ba? Siya ng babae, diba? Clear dahil nag-drawing eh. Hindi ka ba binuksan ng tubig? Magtanong. Yung drum, timba, hindi. Diba? Magtanong. Ito lang yung kutsilyo. Ayan na, naka-gather na siya ng information dun sa, ano, sa bata. Na pwede niya pang i-elaborate yan habang nagka-card reading siya mamaya. Diba? Magka-card reading ba siya? So, malinaw, kuya. Ang ginagawa sa kanya nung bata, sa bata is, itong gawin nung bata, malinaw na nagpapakita. Kung nagdi-dress siya ng pambabae, siya ngayon. Tapos kung mahaba yung buhok niya, baka ginanon niya yung buhok niya. Nakatakip yung buhok niya sa mukha niya, no? Bakit tinatanong mo? Hindi sana ang kinausap na lang ng magulang yung bata na lang, hindi na lang ikaw? Ano ba? Tapos, kunwaring mo muna, tapos may hawak na kutsilyo. Siguro, eto may nakita. Anong paranormal doon? Anong psychic doon? Ganito yung nangyari, i-review natin ha. Darling, i-drawing mo kung ano yung nangyari. Habang nagdo-drawing yung bata, syempre nakikita na ni Jay Kusura. Nakikita ko parang ano eh, babae na may dalang kutsilyo eh, di ba? Then, ano to, may kutsilyo. Tapos, tanong siya ng tanong dun sa bata. Siya lang yung interpreter ng kwento ng bata. Paano naging psychic yun? Handa ka na, ate. So, ito yung drawing ng bata. Ayan. Sa drawing niya is babae. Tapos, yung buhok is nakatakip sa mukha. Tinanong ko yung bata kung ano ang hawak niya. Ang hawak daw niya is kutsilyo. Ready ka, ate? Tinatawagan ko ang presensya ni... Kung may gusto ka mang sabihin, gamitin mo ang aking mga baraha. Tulungan mo ko, tutulungan kita. Na ano ba yan? Spiritual ba to? Ano ba yan? Naguguluhan ako eh. Yung bata ba, involved ba yon? Yung bata sa... Doon sa crime? Crime ba to? Para nangangapa tayo sa dilim lahat eh. Kuha ka na isang card, ate. Hindi natin alam yung history. Di ba? Parang
from out of nowhere, bahala na lang tayo mag-interpret kung ano nangyayari, wala man lang backstory. O ano ba yung, ano, di ba, bago man lang isa lang, tungkol saan ba yung, ano yun. Kaya nga lang, hindi pwede yun dahil mako-cold reading naman sila noon. Hindi natin alam, pero obviously may alam na si J. Costura dyan kung ano yung nangyayari. Tayo lang mga audience ang hindi alam. Cut, tatlo. Kuha ka atin ng 7 cards of total talaga yung dito. Doon na tayo sa mismo reading ah. So ikaw to. Kung mapapansin mo, nag-itim ka. So ibig sabihin, sadness. Malamang may trouble. Okay. He's willing to communicate with us. Okay? Ah, siguro deads yung bata na babae o lalaki. Eh, Jack eh. So malamang lalaki yon ano? Kita mo sa akin kung anong ginawa sa'yo. Kita daw kung anong ginawa sa kanya. Over na natin ah. Ba't wala siyang ni-reading? May ni-reading ba siya dun sa ano? Wala no? Wala siyang ni-reading dun. Sinabi niya, eh, ito siya gusto magparamdam. Paano yung mga ibang cards dun, Jumark? Nakakita lang siya ng Jack. Mukhang minamadali na Sir J. Costura to ah. Jack lang yung napansin niya. Pero yung mga... May 2 ako nakita dun eh. Paano reading nung ibang baraha na yon? Wala na? Baka nagtataka yun bakit laging kausap si Jumark. Si Jumark po kasi siya yung ano, number one fan ni Sir J. Costura. Iisip siya, ano kaya meaning nung king? So, lalaki may gawa. Ate, may tanong ako, nung nag-stay siya dito, wala... Bakit ano, kailangan magtanong ka? Sabihin mo na ng diretso! Di ba napapansin nyo, ito yung matagal ko ng complain pag nanonood ako ng ano ng video ni Sir J. Costura. Tanong siya ng tanong. Na supposed to be, ito ha, hindi ako nagiging bias towards Sir Ed Caluwag. Di ba? Eh, may mga couple of puna din ako kay Sir Ed Caluwag. Pero when it comes to card reading kasi, mga kababayan ko, pumunta yung mga kliyente mo dyan para... Ikaw ang magbigay ng information, pero ba't ikaw yung tanong ng tanong? Pwede mo naman bitawan yung hula mo nang hindi ka nagtatanong eh. Anong rasyonale? Bakit ka nang tanong-tanong? Sinisigurado mo lang na safe yung lalandingan ang sasabihin mo. Laki may gawa. Amo? Ate, may tanong ako. Nung nag-stay siya dito, wala bang nawawala ang mga gamit? Pera? Meron... Ba't may cut? May cut na! Lalaki may gawa. Lalaki may gawa. Ate, may tanong ako, nung nag-stay siya dito, wala bang nawawalang mga gamit? Pera. No, may cut na, oh. Meron, nawawalan ako ng pera, te, pero hindi na... Bakit yung pera lang yung inano mo? Diba? Bakit yung pera lang nag-cut ka na? Yung pera lang yung inano mo? Obviously, may sinabi ka pang ibang bagay dyan, eh. Ibig sabihin, nagsha-shotgun ka ng hula, eh. Tinan mo, ha? Pera. Kung nung nag-stay siya dito, wala bang nawawalang mga gamit? Mga gamit? Pera. Pera. O sabay may cut. Ibig sabihin may sinabi pa siyang ibang ano nun. Kasi nga yung tono ng pera niya, hindi pa tapos eh.
pera, alahas, ganun dapat na sabihin, pero kinat niya na, kasi yung pera ang magmamatch. Diba? Nung nag-stay siya dito, wala bang nawawalang mga gamit? Oh. Pera. Tugkat! Meron, nawawala na ako ng pera, tipo, diba? Hindi naman ganun kalaki, hinihayaan ko lang siya, siya ka gamit niya. Diba? O sige, nagkwento na! Na supposed to be, ate, nawawalan ka rin ng pera, ano? Yun ang ini-expect ko eh. Kaya lang, kailangan niyang tanungin yun. Para, ano, at babalik na rin ni Sir J. Kustura na nahulaan niya daw. Diba? Kasi may nakuha daw mga pera to eh. O, diba? Kasi may mga nakuha daw na pera. Sinabi niya lang na may nakuha na mga pera nung after na magkwento ng kliyente niya. Diba? May cut pa nga eh, Minnie. Ano ba yan? Nakikita niyo yung ano, nakikita niyo yung reason kung bakit pinupuna ko yung pagtatanong. Kasi doon nag-i-start siyang gumawa ng trick eh. After niya magtanong, yung hula niya sa kanya sasabihin, di safe na yung landing ng hula niya. Ito. Kasi ano eh, dahil dito, kung napapansin niyo, puro money siya. Parang, like for example, maglalagay siguro ako na... What do you mean puro money? Asan dyan yung puro money sa mga baraha? Bari or mga sukli-sukli, maring nakukuha. Oh, syempre, naisabi na ni ate eh. Nakakuha siya ng pera pero hindi naman daw kalakihan, di ba? Yun na yun, mga bariya, mga sukli-sukli. Anya. Tapos may nakuha siyang gamit. Ah! Ano ang gamit sa iyo po niya? Sinusuot niya po yung mga damit niya. Pajama, damit niya, damit ng anak kong lalaki. Pero? Yung pera ate. Sa cabinet. Nag-aaway kami kasi. Eh, magkwento na. Magkwento na tayo. Diba? Kanino tayo nakakuha ng information? Kay J. Kustura o doon sa kliyente? Sagot! Jumark! Diba? Yung mga nakukunan, yung mga bagay na ano, kanino natin nalaman? I'm so sure hindi kay J. Kustura dahil tinatanong lang naman ni J. Kustura. Pag nagtatanong ka, hindi mo naman sinasabi na yun, diba? When I say, halimbawa, tinanong ko si Jumark, Jumark, bobo ka ba? Hindi ko naman sinasabing bobo ka eh. Tinatanong ko lang sa'yo kung bobo ka. Same this one. Sinabi, nananakawan ba kayo? Hindi pala sinasabi ni Sir J. Kustura na nakukunan sila na ano. Tinatanong niya lang. Eh, kinonfirm ni biktima. Ikikredit mo kay J. Kustura yon? Come on, man. Come on! Parang ikaw ang kumpuha. Hindi, parang... Ay, nako. Parang... Hindi, sige, kwento na na. Wala na. Eh, nagbibigay ng information yung ano eh. Yung kliyente eh. Parang nagsisikreto na lang. Wala na. Wala na. Wala nang ano to, di ba? Tapos sasabihin ni Jumark, ayaw niya daw ng ano, na nagkikwento. Ayan, nagkikwento na eh. Tanga ka ba? Sa katanggol mo kay J. Kustura? Sasabihin mo pa, ayaw nga ni J. Kustura nagkikwento. Ayan, ang ginagawa niyan? Nikilabutan na ako. Nikilabutan. Hindi. So, ang pinakita dito... Kasi nasabihan kong tanga si Jumark, ha? Kasi yung dahilan niya kasi, ayaw daw ni Sir J. Kustura ang ano, ang nagkikwento. Eh, anong tawag mong ginagawa niya? Ba't pinapayagan niya magkwento yan? Bakit siya tanong ng tanong? Itim kasi, so may mga nakuha ng mga pera kasi kahit pakunti-kunti. Wala, itim kasi. Asin na, itim dyan. Isa naman, itim dyan. Wala, paano yung 9, ano, paano yung 6 of diamonds, di ba? 8 of hearts, paano yun? Di ba? Paano yung 2 of, ano ba yun, hearts? Oh, wala na yun, men, di ba? Yung king nga, ano yun? Yung ba yung, ano, lalaki nga, ano, dahil king. Pero majority ng baraha, hindi niya binasa. Di ba? Nagbase lang siya dun sa kinwento ng kliyente niya. Ay, nako. Forward na nga natin. Ano yun lumabas? Nux! Paglabas nung ano, nung ace.
Oh, tanong pa. Bad luck card. Oh, tanong, tanong. Ang bigat ng ginawa sa anak ko. Tanong. Ayun lang ang meaning ng bad luck card. Yung ambigat, eh, natural, ganun eh. Nalaman mo na yung nangyari sa anak nila eh. Yun lang ba ang meaning ng bad luck card? Ang bagay na alam na ng kliyente? Jumark, yun ba yung ano? Yun ba yung meaning ng bad luck card? Diba? Lumabas ang bad luck, alam nila na matindi ang nangyari dun sa anak nila. Lumabas yung bad luck card, sinabi ni Jay Kustura, matindi yung dinanas ng anak nyo. Alam na yun, men eh! Useless! Diyan. Kanina nakatabi ang bad luck card. So, hindi sakit ang pagkamatay ng anak nyo. Pinatay yung anak nyo. Ako, maanong accusations yan, men? Anong accusations dual yan? Personality, so... Dual personality. Ah, bading yung ano, yung pinaghihinalaan nila. Kung mapapansin nyo, lalaki, babae. So... Hindi, to be fair, talagang dinirekta niya, hindi sakit ang kinamatay ng anak. Di ba? Pinatay. Ulitin nga natin. Pero hindi ba inautopsy yung bata? Kasi ganito yan, men eh. Marurule out naman sa ano yan eh, sa death certificate eh. Makikita sa death certificate, men eh. Kasi nga, madidetermine sa ospital kung anong kinamatay ng bata. At pagka nalaman ng mga nasa ospital, huwag nyo akong bubullshitin ha, nurse po ako. Diba, nag-work ako sa hospital before. Huwag nyo akong gagaguhin. Diba? Pag may ganyan, malalaman kung may strangulation mark. Ninervyos ako may nagsalitain. Add pala ng tablet. Kala ko may kasama ako dito. Wait lang. Ninervyos ako dun. Ano nga yung sinasabi ko? Hindi, alam yan sa hospital. Kung yan ay namatay sa sakal or nagkaroon ng asphyxia na tinatawag. Diba? May asphyxia. Kasi maano yan eh. May ilalagay sa death certificate yan, men eh. Yung cause ng ano, bakit nagre-rely kayo dito? Pag may nakita yung mga professionals na may foul play dun sa pagkamatay ng ano, i-autopsy yan. Di ba, Min? Ano ba? Diyan. Kanina nakatabi ang bad luck card. So, hindi sakit ang pagkamatay ng anak ko. Masyadong ano tong statement na to ni Sir J. Kustura. Pinatay yung anak ko. Seriously? Hindi, ganito ang mangyayari dyan, ano? Let's say, sinabi ni Sir J. Kustura, pinatay yung ano. So, anong gagawin nyo? Anong gagawin na ito? Ididimanda nila yung pumatay sa anak nila? Based on what? Based on sa hula? Come on. Dual personality. So, kung mapapansin nyo, lalaki, babae. So, nagkataon lang. Di ba? Wala namang bearing yan eh. Alam na nila yon kung bading yung pumatay o hindi. Bakla. Di ba? Wala. Walang bearing. De, pero believe ako dun ah. Talagang dinirekta niya. Talagang pinatay. Kasi yun yata yung gusto malaman eh. Pinatay. Bilisan natin kasi ito ay balak lumayo. Ibig sabihin, maaaring magtago to.
kasi ito ay traveling distance. Actually, oh, sige, ano pa? Ang anak niya ay hindi namatay sa sakit, sakit sa puso. De, hindi siya binang... Madi-determine nga yun eh. Di ba? Kung halim update, tingnan natin sa pagtawid ano, kung paano pinatay. Malamang sasabihin doon sa pagtawid eh. Pinatay talaga ang anak ko. Subukan ko pong tumawid. Naks. Delikado itong ginagawa ni Sir J. Costura na to. Pero ano ha, believe ako. Kasi talagang sinasabi niya talaga eh, no? Diba, bihira yan. So kuya, pinakita ko sa inyo ang apat na alas. Ace of Heart, Ace of Diamond, Ace of Flower, in the Bad Luck card. Tumabi ang Bad Luck card sa Jack. So ibig sabihin hindi niya tanggap yung pagkamatay niya. Madami siyang suffering. Pwede po ba akong magbigan dito? Susubukan kong tumawid. Ito ha, pagmasdan mo, ibang-iba ang pagtawid mismo ni Sir J. Costura doon sa pagtawid ng mga tumatawid. Diba? Ano na naman palusot mo dito, Jumark? Dahil siya yung may power? O sige, di ba? Mukhang special ang pagtawid ni Sir J. Costura dito, ah. Unan. Inan na daw? Tutuhin ka! Hindi ka nila marinig! Wala sila dito! Umpalin mo siya! Umpalin mo! Ito ha, ito. Ito yung opinion ko dito. So itong scene na to, ito ba yung pinagpapalagay na talagang nangyari? Ito? Tutuhin ka! Hindi ka nila marinig! Hindi ka nila marinig! Wala sila dito! Sila dito! Umpalin mo siya! Umpalin mo! Ako para sa akin. Para sa akin, men ha. Para sa akin. Hindi, wala naman akong magagawa kung ganun talaga siya pinatay, ano? Para sa akin, ano yun eh? Acting yun eh. Pag ikaw ba papatay, sasabihin mo pa ba yon? Sa TV ko lang nakikita yun, men eh. Yung tumahimik ka. Diba? Hindi ka nila maririnig. As much as possible in real life, kung papatay ka, dapat tahimik. Diba? Hindi mo ba naiisip baka may makarinig pa sa'yo? Pang radyo yun, min eh. Diba? Pang radyo tong ganitong acting, min eh. Hindi ka nila marinig! Wala sila dito! Hindi ka nila marinig! Wala sila... Come on, man. Ano ba yan? Umpalin mo siya! Umpalin mo! Ay, ito pa lang, parang preview lang ba yun? Natin. Mismong pagtawid na. Ay, nako. Aad pa. Ipakita mo sa akin.
nangyari? Tatawid ako. Sinasabi niya in Jesus name daw eh, no? One minutes na, Sir J. Custora. Forward natin. Dito na lang tayo sa... Pinorward ko namin ha. Matagal eh. Yan ha. Oh man. Ano na sabi? Oh man. Man. Tinaklab yung unan. Huwag. Wait, 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 wait. Bakit ano? Bakit inaayos mo yung damit mo? Tira mo ha. Oh, ba't inaayos mo yung damit mo, man? Ibig sabihin. Tinan nyo, oh. Di ba supposed to be nasa ano ka niyan eh? Nasa ibang dimension ka niyan eh. Nakikita mo yung nangyayari eh. Nung pagtaas niya ng ano, oh, bakit inaayos mo yung damit mo, man? Ano ba? Ano ba yan, man? Ito. Supposed to be nasa trance ka niyan eh. Bakit may consciousness ka pa na ayusin yung damit mo? Ano ba? Naman. Ay, Diyos ko. Tumihin ka! Hindi ka nila marinig! Wala sila dito! Umpalin mo, shot mo! Umpalin mo! Delikado tong ginagawa mo, men. Eh, well, overtime na ako, ano? Ano sa tingin nyo doon? Medyo hindi ako naniwala dito nung ano, inayos niya yung damit niya, men, eh.
Red flag sa akin talaga yun eh, yung inayos mo yung damit mo. Supposed to be, ano, I don't know, kung ano naman ang putang inang palusot ni Joe Mark dyan, ano, yung inayos niya yung damit. Bakit conscious siya na siya ay masisilipan? Eh, good luck po doon sa parents ng bata. Kung sa ipoperson nyo, kung kakasuhan nyo yung bading sa ano. Eh, bahala kayo, men. So, yun lang. Maraming salamat po. Bye-bye.